Israel, humingi ng mas maraming missiles sa Amerika. Ground assault sa Gaza, nagsisimula na. Libu-libong sibilyan sa Gaza, nawala na ng pag-asa at ayaw nang lumikas. Gusto na lang mamatay sa kanilang lupang tinubuan. Putin, may babala sa Israel at sa US kasunod ng pagsasagawa ng malawakang ground assault sa Gaza. Ito ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon. Kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Libu-libong papel ang inihulog ng Israel sa mga civilian community sa Gaza. Laman ito ang isang liham na nagsasabing lisanin na ang kanilang lugar sa loob lamang ng 24 na oras upang hindi madamay sa gagawing ground assault ng Israeli Defense Forces sa Gaza. Dahil dito ay libu-libong mga sibilyan na ang lumikas papunta sa timog na bahagi ng Gaza. Subalit, sa kabila ng paalala ng Israel sa mga sibilyan ng Gaza, ay libu-libong residente pa rin ang nanatili sa kanilang lugar. Ayon dito, ay wala nang saysay kung lilisanin pa nila ang kanilang lupang sinilangan. Ayon pa sa mga sibilyan, na nawala na sila ng pag-asa at mas pipiliin na lang nilang mabura sa mundong kinatatayuan nila. Kasunod ng utos ng Israel na lumikas na ang mga inosenteng sibilyan, ay naglabas naman ng pahayag ang grupong Hamas ilang oras pa lang ang nakakalipas. Ayon dito, ay nasa 70 sibilyan ang nasawi, kabilang na ang mga bata at matatanda dahil sa ginawang airstrike ng Israel sa mga sasakyang palabas ng Gaza. Sa ngayon ay tahimik naman ang Israel kaugnay sa balitang ito. Samantala, naglabas naman ng pahayag si Russian President Vladimir Putin patungkol sa opensibang ginagawa ng Israel sa Gaza. Binalaan ni Putin ang Israel sa plano nitong pagsasagawa ng massive ground assault sa Gaza. Ayon dito, na maaaring madamay ang libu-libong sibilyan sa gagawing pag-atake ng Israel. Sinisiri ni Putin ang bansang Amerika dahil sa nangyayaring ito sa Middle East. Ayon sa Russian President, ay bunga umano ito ng kapalpakan ng Amerika sa mga hakbang nito sa gitnang silangan. Hindi naman ito pinansin ng Israel at sa katunayan ay humingi pa ito sa Amerika ng mas maraming Hellfire missile upang gamitin sa pagpulbos sa grupong Hamas. Sa ngayon ay hindi pa ito inaaprobahan ng Amerika, subalit kinukonsidera nila ang hiling na ito ng Israel. Sa mga susunod na video ay mapapanood natin ang joint statement ng Israel Ministry of Defense at US Defense Secretary, pati na rin ang naging pahayag ni Russian President Vladimir Putin. Полная подготовка наземной операции будет. Но мы с вами так понимаем, что как это совсем уже, если сказать так, полупрофессиональное использование тяжелой техники в жилых районах, это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон. Ну и самое главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Там же почти 2 миллиона человек живет. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки. This is a war on the existence of Israel as a prosperous state, as a democratic state, as the homeland of the Jewish people. This is a war on freedom and on our common values, and we are on the front line. We will keep fighting and we will win this war. We will prevail. This is no time for neutrality or for false equivalence, or for excuses for the inexcusable. There is never any justification for terrorism. And that's especially true after this rampage by Hamas. The United States has Israel's back, and that is not negotiable. And it never will be.